Ay, anyway, bago tayo magtapos, siyempre gusto ko natin mag-iwan ng napakaganda. Alam nyo, if there is one verse, kung meron mang laging verse na ginagamit pag New Year, o kung meron mang bagay na laging sinasabi pag New Year, ayan ho ang salitang ano, move on. Ayan, di ba ho? Sa totoo lang, yan ho ang madalas sinasabi pagka New Year. It's time to move on. Forgetting what lies behind and push towards the goal. Yan ho ang madalas na ginagamit. Ano hong verse ho yan? Ang verse na po na yan ay ang Philippians 3:13-14. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Napakaganda ho niyang verse na yan. Ang sabi ho dyan, kalimutan ang mga nakaraan at mag-move forward. Marami ho sa atin, yan ho ang ginagawang verse, di ba? Kaya nga napakarami nating New Year's resolution. Kaya lang medyo naiba ngayon eh dahil walang dahil sa Omicron, medyo hindi masyado na pag-usapan ng New Year's resolution. Pero sa totoo lang, yan 'o yung madalas na pinag-uusapan pag New Year. It's time to move on. Kalimutan mo na ang lahat ng masasamang nangyari noong 2021. Ang lahat ng mga bigo, ang lahat ng mga failures, kalimutan mo na. At it's time to move forward. Bakit? Napaka-importante nga naman na mahirap po na mag-move forward kung hindi mo kakalimutan yung nakaraan. Kung ikaw ay lingon ng lingon sa likod, napakahirap umabante. Kahit o sa pagmumotor. Sa pagmumotor, hindi mo pwedeng tingin ka ng tingin sa salamin mo. Tingin ka ng tingin sa likod mo. Kasi konting mawala lang ang atensyon mo sa harap. Ay naku po, delicate su yun. Ganun o ang buhay. Kailangan focus. Move forward. Lahat nakatingin ka sa harap. Talagang kailangan concentrated ka. Ganun daw ang buhay. Kalimutan mo yung nasa likod. Importante, forward. Totoo naman ho yun. Kaya nga ho, ang buhay natin, mahalaga na yung mga failure natin, yung mga pag-iiwan, sakit na naramdaman natin noong 2021, yung mga kalokohan natin nagawa noong 2021, yung mga na-bash na natanggap natin noong 2021, ay kalimutan na natin yon. Kasi kung babalikan natin yon, mahihirapan tayo maglakad forward. Diba? Tama naman ho yun. Pero, ito ang bagay na nakakalimutan ng iba. Ano ho yun? Ang konteksto nito. Ang konteksto po nito ay ito. Hindi dahil Paul ay nagkamali siya ng mga nakaraan. Hindi ho yun ang konteksto niya. Ang konteksto niya ay verse 5-6. Sabi niya, I was circumcised when I was 8 years old. I am pure-blooded citizen of Israel, a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew. If there was one, I was member of the Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. I was so zealous that I have harshly persecuted the church. And as for righteousness, I obeyed the law without fault. Sabi niya ganito, kung pinakamatino, pinakamatuwid na tao, ako yun. Yun ang sabi ni Paul eh. Ako yung pinanganak na talagang dugong Israelita, dugong Jewish. Pinanganak akong Pariseo. Diba? Ayan ang sinasabi niya, real Hebrew. Zeal ko matindi. Pero, sa susunod na verse, ito na yung verse na I forget everything. Lahat ng galing ko, lahat ng talino ko noon, kinalimutan ko. I press toward the goal. Anong point dito? Ang point dito ganito. Siyempre, normal na nakakalimutan mo yung nakaraan mo, yung mga failure mo. Pero ang nakakalimutan ng iba ay ito. Sometimes, masyado tayong nagde-dwell dun sa success natin kaya hindi na tayo nag-grow. Ulitin ko. Mapanegosyo, mapablogger, mapakarir, mapabuhay, mapagol sa katawan mo, health. Dahil sobrang naging successful ka,
hindi ka na nag-move forward. Naging complacent ka na. Ano ibig sabihin ng complacent? Comfortable ka na. Okay na to eh. May viewers na ako eh. O, diba? Maraming salamat ha. Sandali. Gusto ko lang pasalamatan to. Si Rachel Go. Marami hong ganun. Ganoon na nagsasabi na we live doon sa success natin. Kaya hindi makapag-move on. Alam mo the difference between Paul and Peter? Pero Paul written more books kaysa kay Pedro. Hindi ko sinasabing he is greater than Peter. Pero si Paul, hindi niya nakasama ng 3 taon ang Panginoong Jesus. Isang beses lang niya nakita. Actually, nag-appear lang sa kanya. Pero si Pedro, 3 taon niyang nakasama. Pero bakit parang mas maraming naisulat si Pablo? Kasi nga ho, may prinsipyo siya na kahit ako dati matalino, kahit ako dati pariseyo, kahit ako dati ako ay pinakamatuwid, ang ginagawa ko, kinakalimutan ko lahat yun. I press toward the goal. So dapat, ganun din daw tayo. Kalimutan natin na successful tayo nung nakaraan. Kasi minsan, yun ang nagiging hindrance sa atin kaya hindi tayo nag-grow. As a person, as a businessman, as sa career natin, even sa health natin, kasi feeling natin, nagawa ko na yan eh. Magaling na ako dyan eh. The best na ako dyan. Ako na number one eh. Kaya hindi na ako magpo-push forward. Mali ho yun. Dapat, yung success mo, kalimutan mo din. Yung success mo noong 2021, kalimutan mo na yan. Ano ngayon kung nakilala ka noong 2021? Ano ngayon kung sumikat ka noong 2021? Ano ngayon kung may nagawa kang maganda noong 2021? Kalimutan mo na yan. Ano ngayon kung naging mayaman ka noong 2021? Ano ngayon kung mas meron kang nag-move ka, na-promote ka noong 2021? Kalimutan mo na lahat yan. It's time to press toward the goal. Move forward. Or else, magiging complacent ka at pag naging complacent ka, sabi nga, di ba? Complacency, yan ang nagihindrance para maging useful tayo. Yun lang, gusto ko lang i-encourage sa atin. Kasi kahit ho ako, minsan ho, may tendency na, anyway, eto na eh. Ready na lahat, ayos na lahat, alam mo yun? Maganda, nandiyan naman na ho kayo lahat. So ang gagawin ko na lang, bala-bala na lang. Hindi ho. Ang paalala sa akin ng Lord, make your craft better. So kung dati, nag-aaral ka ng ganito, doblehin mo. Kung dati, ito ginagawa mo, doblehin mo. Kasi nga, press on toward the goal. Diba? Mag-improve ka ba? Kung dati, satisfied ka na ganito, hindi, dapat, ano pa, goal pa. Ganun dapat, ka-eager. Kasi pag nawala na yung eagerness sa'yo, mawawala na, titigil ka na. Dahil remember, ang buhay parang alon yan. Ano yung alon? Sa tubig, yung wave. Ang buhay ng tao parang alon. Pag ikaw, nag-steady ka lang dyan, asahan mo babalik ka doon sa babalik ka doon, di ba? Hindi ka makaka-move forward papunta doon. Kasi nga, yung alon lumalaban eh. Dapat keep on moving forward. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless you and see you again tomorrow.